Hey guys, Abidon here, and today pag-uusapan natin ang mga tungkol sa AVR. May mga nagtatanong kasi kung kailangan pa ba talaga gamitan ng AVR yung ref nila. And the short answer for that is it depends. Kasi kagaya sa amin na nakatira sa province, yung lugar namin is madalas nagkakaroon ng mga power fluctuations. Pero kung ikaw naman ay nakatira sa metro or sa city kung saan madalang lang yung mga power fluctuations, I think hindi mo na kailangan gumamit ng AVR. Ang ginagawa kasi ng AVR is inaayos niya or kinokorrect niya yung mga irregularities sa dialoy ng kuryente kapag nagkakaroon ng mga power fluctuations, para yung dadaloy na kuryente sa appliances nyo is malinis pa rin. Especially yung mga ref kasi natin ngayon, meron na sila yung mga tinatawag na motherboard or PCB. Para na kasi silang mga computers, meron silang mga sensors na pinapagana ng computer, especially yung mga inverter type na ref. And these are very sensitive sa mga power fluctuations. At pag palagi silang natatamaan ng power fluctuations, pwede silang bumigay at masira. So yung mga iba, ayaw na nilang bumili ng AVR kasi meron na daw built-in stabilizer yung ref nila. And actually, nakapag-research ako tungkol sa mga built-in stabilizer. So meron ako nabasang forum na hindi niya na daw ginamitan ng AVR yung ref nila kasi meron na nga daw built-in stabilizer. Pero dahil sa dalas ng power fluctuations doon sa lugar nila, nasira pa rin yung ref niya. So hindi lang actually voltage regulation yung benefit nitong AVR natin. Mostly ng mga AVRs today, meron na rin silang built-in power on delay. For example, nagkakaroon ng mga brownout, and pag biglang bumabalik yung kuryente, usually nagkakaroon ng spike or power surge kung tawagin. And yung mga power surge na yun, again, is nakakasama sa ating ref. So meron sila yung mga power on delay, yung mga pinipindot na ganyan, para hindi siya agad mag-on kapag bumalik yung kuryente. So mga around 3 minutes ay hindi muna siya mag-on kasi usually doon nangyayari yung power surge. Para kapag nag-on na siya after 3 minutes, kalmado na yung kuryente at safe na para sa ating ref. So other benefits pa nito is meron siyang fuse na nag-aaka circuit breaker para pag nagkaroon ng overloading, ito munang AVR ang mag-shut off at hindi maapektuhan yung ref natin. So another question, malakas ba sa kuryente ang AVR? At magkano ba yung nadadagdag sa bill natin kapag gumamit tayo nito? Kung napanood nyo yung previous video natin, na-monitor na actually natin yung consumption nitong AVR natin. So nasa around 3 to 4 watts lang siya, which is very minimal. Mas malakas pa actually yung kinukonsumo na kuryente ng mga bumbilya nyo na usually is around 5 to 10 watts. So napakaliit lang yung ginagamit niyang kuryente, sulit na sulit para sa advantage na protection na binibigay niya sa ating appliances. So magkano ba yung mga AVR? Etong hawak-hawak natin ngayon is 500 watts siya. Usually, this is around 2,500 pesos. Kapag mas mataas naman, like this, 1,000 watts, nasa 3,500 pesos to. So depende kung ilan yung wattage capacity niya. And also, depende rin sa type ng AVR. Ito kasi mga AVR na to is servo motor type, which is mas mahal compared sa mga relay type. Yung mga relay type, usually around 1,000 pesos lang sila. Pero bakit sila mas mura? Pagpapansin nyo kasi, yung mga relay type na AVR is mas maliit compared dito at mas bulky itong mga servo motor type kasi meron silang motor sa loob nila. Kung mag-research kayo ng difference between relay type versus servo motor type, malalaman nyo na mabagal yung response ng mga relay type. And ang gusto natin is yung mabilis yung response. Kapag nagkakaroon ng power fluctuations, gusto natin nakokorrect niya agad yung mga irregularity sa dialoy ng kuryente para maproteksyonan yung ref natin. Kaya kung bibili kayo sa hardware stores ng AVR, ang i-recommend nila usually is yung mga servo motor type. And also, tatanungin nila kung ilan yung wattage ng ref nyo. So usually, makikita mo yung sa specifications na nakadikit doon sa either sa loob ng ref or sa likod ng ref. So yung ref namin is nasa around 178 watts siya yung rated input wattage niya. So itatimes nyo lang yun sa 3. So bakit tinatimes sa 3? Nandito yung explanation. Para sa mga appliances na demotor at yung may mga heating at cooling elements, kailangan ng mas malaking allowance sa wattage ng AVR para ma-handle niya yung mataas na initial current ng kuryente na ginagamit ng appliance kapag inon natin to. And of course, protection din ito against spikes or sudden voltage fluctuations. Para naman sa mga appliances na walang motor or heating and cooling elements gaya ng TV, hindi na kailangan i-times 3 ang wattage. Instead, maglaan lang ng sapat na allowance and make sure na hindi lalagpas ito sa capacity ng AVR. So dahil sa amin, lumagpasa na ng 500 watts yung computation niya, kaya yung 1,000 watts na AVR na yung binili namin. And that ends our video today. Thank you so much for watching. Again, my name is Abidon. I'll see you again next time. Bye-bye! So meron pa tayong pahabol na question dito. Ang sabi is naririnig daw nilang tumutunog yung AVR nila every 30 minutes. So normal lang po yun. So yun yung tunog na ginagawa ng ating servo motor kapag kinokorrect niya yung mga irregularities sa kuryente na dumadaloy sa kanya. At ibig sabihin din po nun, nagkakaroon kasalukuyan ng power fluctuation sa inyo na kinokorrect naman itong ating AVR.